while we grow. Sa tulong ng ating Diyos ama, isipan ay sa pagkakataong ito ay mayroon po tayong paksang pag-aaralan na binalangkas ni kapatid na Eli. Ang ating paksa ay may ganitong pamagat, ang tungkulin ng magulang sa kanilang anak at ng anak sa magulang ayon sa aral ng Ebanghelyong Ikaliligtas. Ang tungkulin ng magulang sa kanilang anak at ng anak sa magulang ayon sa aral ng Ebanghelyong Ikaliligtas. Ito po ang ating pag-aaralan sa awa at tulong ng Diyos. Sa ating pong paksa ay mauunawaan po natin ang nakaatang na responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa atin. Bilang magulang, ano po ang tungkulin ninyo? Bilang anak naman po, mayroon po kami tungkulin na dapat na magawa. Gayon din po kayo bilang magulang. Lalong mahalagang bagay na dapat maunawaan ngayon. Ang mga bagay na ito, dahil sa kasalukuyang kasamaan, ay nasaksihan ng ating mga mata. Anak, pinatay ng nanay sa palo dahil sa kahirapan sa buhay. Tatay, nilason ng anak dahil sa mana. Nanay, inatake sa puso dahil sa konsumisyon sa anak. Para maiwasan po natin ang mga bagay na ito at upang huwag na po tayong makadagdag sa malaking problema ng ating lipunan, ay alamin po natin ang ating tungkulin sa bawat isa. Bilang magulang, ano po ang inyong tungkulin sa inyong mga anak? Bilang anak naman po, ano po ang ating tungkulin sa ating mga magulang? Alamin po natin mga kapatid ayon sa Biblia. Pasimulan po natin ang ating paksa sa ganitong tanong. Ano ang pangunahing tungkulin ng magulang sa kanilang anak sa Diyos na may bigay sa mga ito? Basahin po natin sa 1 Timoteo 5:8. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Datapwat, kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa sariling kanya, lalong-lalo na sa sariling sangbahayan, ay tumagi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Alam naman po natin, mga kababayan, mga magulang, na wala naman tao pagkatapos ng panganak ay may kapasidad na agad alagaan ang kanyang sarili. Na naturally, kailangan ng bata na magkakandili sa kanya. Hindi naman tao gaya ng pawikan na pagkatapos mapangitlog ay iiwan sa pangpangatahayaan na makisa. Ang material na bagay katulad ng damit, pagkain, inumin ay kailangan ng isang bata at isa po yan sa kinakailangan sa pagkakandili sa anak. Bukod dun, ano pa po? Basahin po natin sa 2 Corinto 12:14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang umariyan sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipag-ipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Ang isa pa ba lang dapat magawa ng magulang ay ipag-ipon ng anak. Kaya matutunan mo bilang magulang na magpigil. Kasi habang dumadami ang anak mo, darami din ang ipagtitipon mo. Kaya madalas dyan, magkakaroon ng away at selosan ng magkakapatid. Halimbawa, pagka binili ang isa ng sapatos at ang isa ay hindi, magtatampo yun. Kaya lahat ng iyon ay dapat binigyan. Kaya mali sa Biblia ang sinasabi ng ibang magulang. Para maraming magtrabaho sa amin, kaya marami kaming anak ang nasa Biblia. Sapagkat hindi nararapat ipagtipo ng mga anak ng mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Ang pangunahing obligasyon ng magulang ay ipagtipo ng anak. Alam ninyo, may mga magulang sa sobrang pagmamahal nila sa kanilang anak ay sobra-sobra na din ang inihanda niya para sa kanyang anak. Kahit mamatay siya, makapag-aral at mabuhay lang ang kanyang anak ay handa siya doon. Bakit? Dahil maraming binipon sa bangko, may educational plan. Akala kasi nila, yun ang pagtitipon sa anak na dapat magawa. Hindi yun ang pangunahing pinapaipon sa Biblia. Alam po ninyo kung bakit?
Yan po ang sama-sama natin aalamin mga kapatid na susunod po muli naway nakapag-iwan ng aral ang napag-aralan po natin. Magandang araw po muli. Salamat po sa Diyos. Yay! Yan po. Sabay natin alamin ang totoo, ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Latusika, niyandog sa Diyos na masaya, pagkat sa piling niya tayo'y may pag-asa, walang hanggang ligaya, tayo na magsama-sama. We'll teach us while we grow, sa tulong ng ating Diyos kamay.